Good morning guys, so for today's video is magsishare ako sa inyo about sa pagpapalit ng o-ring, especially ang o-ring nitong stock camshaft rebuild ng MIUI 125. So wala na siyang o-ring kasi wear and tear na, naputol na siya. Tapos itong injector ganun din po, wear and tear yung reason, naputol na kabiak-biak. So dahil sa kakabaklas, baklas-kabit nililinisan, so yun po, nagkaroon ng wear and tear yung o-ring nitong injector. Ganun din po sa camshaft. So kapag lumang o-ring yung ginagamit natin, tapos ilang beses tayong nagpapalit ng camshaft, ng mga racing camshaft, lalo na kapag upgraded yung motor natin. So yung lumang o-ring sa luma nating camshaft is binabaklas natin at kinakabit. So kapag ganung method is paulit-ulit nating ginagawa kapag nakailang beses na tayong magpalit ng camshaft. So lagi natin tinatanggal tapos kinakabit yung o-ring nitong camshaft na to. So ang tendency, ang nangyayari, nagkakaroon din po ng wear and tear. Napuputol po, nabibiak-biak din. So wala na po yung o-ring nito, tapos yung o-ring nitong injector. So wala na kasi naputol na, tinapon ko na. So may solution dyan, no? Yung papalit tayo ng o-ring, tapos o-ring nitong injector. Kaya lang, ang problema po, lalo na sa mga parteng probinsya, like dito sa amin, pahirapan po maghanap ng ganong klaseng o-ring para sa ganitong pyesa. Lalo na kung pupunta ka sa Yamaha. Kasi sa Yamaha, limited lang po yung mga pyesa. Dito po sa amin, yung Yamaha shop dito sa Motor Trade is may mga pyesa naman, kaya lang po is limitado. Minsan wala silang available na ganong klaseng pyesa, like yung o-ring para sa camshaft na to at sa injector. Kaya yung iba napipilitan bumili ng assembly. What I mean is kapag bumili sila ng bagong camshaft, meron ng bearing, meron ng cop release at meron na ding o-ring. So yun po yung nagagawa ng iba, bumibili ng assembly. Ganon din po sa injector. Kapag bumili kayo ng bagong injector is may kasama na siyang o-ring, dalawang piraso. So brand new. So ayun, itong nga pyesa kapag na-replace is sayang naman. So may ginawa akong solusyon para magamit pa tong dalawang pyesa na to, kasi wala nang o-ring, di na magagamit. So may in-order ako and andito siya. So this is the 225 pieces C O-ring assortment. In order ko po to sa Shopee, pero galing pa tong China. Matagal ko na tong in-order eh, more than one month. Na-order ko siya ng 300 pesos kasama na ang shipping fee. So maganda to kasi meron siyang 225 pieces na o-ring, no? Ayan, may mga sizes at assorted po siya. Makakapili tayo dito ng mga o-ring na pwede sa camshaft at sa injector. So ang gagawin natin is susukatin muna natin yung diameter ng pagsasalpakan ng injector at camshaft. Yan. So andito po, yan po ang itsura ng mga o-ring. So madami. Madami ang panggagamitan nito, hindi lamang sa camshaft at injector. So sa mga ibang pyesa din, or like sa mga ibang motor. So pwede natin na mapanggamitan to. So pipili lang tayo ng mga sizes dyan. So gagawin natin is susukatin natin muna tong camshaft, yung inner diameter. Yan.
So, yan na po. Sinusukat na natin yung inner diameter ng camshaft sa o-ring, yung sasalpakan. So, meron siyang size na 9mm. Ayan po. 9mm yung size ng o-ring. So, hahanap tayo dito ng 9mm. Andito po, 9 by 2mm. So, andito siya parte. Kukuha tayo ng isa at isasalpak natin sa camshaft kung papasok. Ayan po. Try natin. Sana pumasok. Ayan. Ayun. So, andito na. Yung o-ring is, ayan. Saktong-sakto lang po. Pero mapapansin nyo, mataba siya kasi bago lang po. Kapag once na itong camshaft is nasalpak na dito sa inner diameter or kinabit na, so yun, papasok naman tong camshaft dito sa isang bearing na maliit. So ang tip ko lang sa inyo, kung gagamit kayo ng ganitong o-ring na bago, is lagyan nyo ng oil at kailangan nyo lang itulak ng husto papasok kasi mahirap tong ipasok. Kasi gumamit na po ako nitong o-ring na to sa isa kong racing camshaft na Yolak 6.0. Kaya kung mapapansin nyo, ayan, 3 pieces na lang plus 1. Oh, plus 1 na nakakabit dito, 4 pieces. Pero ang nakalagay, 5 pieces. Kasi yung isang pirasong o-ring na 9 by 2mm is nagamit ko na sa isa kong camshaft. So, ayun po, no? Tapos na tayo dito sa camshaft na to, may o-ring na. So, ang next nating i-test is yung sa injector naman po. Ito. So, susukatin natin yung itong malaking diameter ng injector kung ilan yung sukat. Ayan po. 11 mm. Patay. Parang wala ata ditong 11 mm. Wala nga. Pero itatry natin tong 10 by 2 millimeter. Tetestingin natin to kung pwede. Pag lumusot siya, pwede. Advice ko lang, kung gagamit kayo ng o-ring, especially sa injector, mas dibaling masikip, wag lang maluwag. Kasi may tendency na lulusot yung dumi or tatagas yung gasolina. Lulusot siya. So, mas okay na yung medyo masikip or kunwari ito yung sukat is 11 mm yung diameter nito. May sasuggest ko na mas kung pwede gamitin nyo yung 10 mm na o-ring. Ayan, saktong sikip lang. Ayan po. Ayan, napasok na natin. Labo. Ayan. So, kung makikita nyo, medyo mataba yung o-ring kasi bago pa. Pag once na sinalpak natin to at nainitan, so ninipis naman siya at lalapat. So, okay na yan. Parang may bago na. Oh. Yan. Bagong-bago yung o-ring. Tapos next na susukatin natin is itong yung maliit na part. Ayan, yung dito. Susukatin natin to. Yung isang lalagyan ng o-ring. Ilan ba? Nasa 6, ano eh. Wala sa siya 7. Parang nasa 6.8 millimeter. Wala tayong ganong sukat na o-ring. Pero meron tayo dito nga 7 mm, kukuha tayo ng isa. Ayan po. 7 by 2 millimeter. Ayan, dito po siya. Ayan. Nag-auto-focus yung ano eh, yung cellphone ko. Kaya malikot yung camera. Ayun, pumasok din. Ayan po. 7 mm yung o-ring pero fit naman siya. Ayan po. Yan. So, ayun na
nagkaroon tayo ng assorted na o-ring, no? So malaking tulong tong na order ko na 225 pieces si o-ring assortment, kasi magagamit ko ulit yung camshaft na ito at yung injector. Hindi ko talaga magamit kasi wala akong mahanapan na pwedeng pamalit na bagong dito sa mga o-ring na to. So yun po, no. So sa mga merong same problem, parehas ko na walang o-ring yung camshaft tapos injector, sira-sira na yung o-ring. So andito po yung makakatulong, no, itong 225 pieces si o-ring assortment. Yan. In order ko lang siya sa China, tapos naghintay ako ng probably 10 days, dumating na din po siya. So nabili ko lang siya ng 300, nasa 300 pesos something or 250 pataas yung price. Basta hindi siya lumagpas ng 300 pesos yung nagastos ko kasama na yung shipping fee. So nasa Shopee lang yan. So maghanap kayo sa Shopee, madami nagbebenta nito. May mga mura, may medyo mamahal. So yung pinili ko is dun sa madami na yung total buys o yung mga may dami ng nabilihan. So yun yung pinagbabasehan ko kapag nag-o-order ako ng mga pyesa. So yun lamang po, no. So sana nakatulong itong review na to about sa o-ring para sa dalawang piyesang ito, no. Ayan po. So sana may matulungan ako, especially lalo na sa mga naghahanap ng solusyon para kung saan sila makakabili or makakahanap nitong ipapalit na o-ring para sa piyesang ito, yung injector at camshaft. So hanggang dito na lamang tayo, dahil ito lamang ay madali ang review. So God bless you all and maraming salamat po sa inyo.